Ang mga lupain na ibinigay kay Huda. Ika-15 kabanata. Ito ang mga lupain natanggap ng lahi ni Huda na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupain ay umaabot sa hangganan ng Edom sa timog, sa dulo ng ilang ng Zin. Ang kanilang hangganan sa timog ay nagsisimula sa baybayin ng katimugang bahagi ng dagat na patay, papunta sa timog ng daang paahon ng Akrabim, hanggang sa ilang ng Zin, papunta sa timog ng Kadesh Barnea, at lumampas sa Hezron, paakyat sa Adar, at paliko papunta sa Karka, papunta sa Azmon, sa lambak ng Ehipto, at sa dagat ng Mediteraneo. Ito ang hangganan ng Huda sa timog. Ang hangganan sa silangan ay ang dagat na patay, hanggang sa labasan ng tubig ng ilog ng Jordan. Ang hangganan sa hilaga ay nagmula roon sa labasan ng tubig ng ilog ng Jordan, paakyat sa Beth Hogla, at papunta sa hilaga ng Beth Araba hanggang sa bato ni Bohan. Si Bohan ay anak ni Ruben. Mula rito papunta sa lambak ng Akor hanggang sa Debir at paliko sa hilaga papunta sa Gilgal na nakaharap sa daang paahon ng Adumim sa katimugang bahagi ng daluyan ng tubig. At umaabot ito papunta sa mga bukal ng En Shemes at palabas ng En Rogel. Mula roon papunta sa lambak ng Ben Hinnom hanggang sa katimugang libis ng lungsod ng mga Jebuseo. Ito ay ang Jerusalem. Mula roon paahon sa tuktok ng bundok sa kanduran ng lambak ng Ben Hinnom sa dulo ng hilagang bahagi ng lambak ng Rephaim. At mula roon papunta sa bukal ng Neftoa palabas sa mga bayan na malapit sa bundok ng Ephron. Mula roon pababa sa baalan na siyang Kiryat Jearim, lumiko sa bandang kanluran ng Baala papunta sa bundok ng Seir. Pagkatapos papunta ito sa hilagang bahagi ng libis ng bundok ng Jearim na siyang Kesalon, papunta sa Beth Shemesh at dumadaan sa Timna. Mula roon nagpatuloy ito sa hilagang bahagi ng libis ng Ekron at paliko papunta sa Shikeron at dumaraan sa bundok ng Baala hanggang sa Jabneel. Ang hangganan nito ay ang dagat ng Mediteraneo at ito rin ang hangganan sa kanluran. Iyon ang mga hangganan sa paligid ng lupaing hinati sa mga sambahayan ng lahi ni Huda. Ang lupaing ibinigay kay Caleb. Inutos ng Panginoon kay Josue na ibigay niya ang isang bahagi ng lupain ng lahi ni Huda kay Caleb na anak ni Jephune. Ang lupain ito ay ang Kiryat Arba na siyang Hebron. Si Arba ang ama ni Anak. Pinalayas ni Caleb sa lupain iyon ang tatlong lahi ni Anak, ang mga sambahayan ni Sheshai, Ahiman at Talmai. Mula roon nilusob niya ang mga nakatira sa Debir na noon ay tinatawag na Kiryat Sefer. Sinabi ni Caleb, ibibigay ko bilang asawa ang anak kong si Aksa sa lalaking makakaagaw ng Kiryat Sefer. Si Otniel na anak ni Kenaz na kapatid ni Caleb ang nakaagaw ng lungsod. Kaya sa kanya ibinigay ni Caleb ang anak niyang si Aksa para maging asawa. Nang ikinasal na sila, hinikayat ni Aksa ang asawa niya na humingi sila ng dagdag na lupain sa ama nito. Pagkatapos pumunta si Aksa kay Caleb. At nang makababa na siya sa kanyang asno, tinanong siya ni Caleb kung ano ang kailangan niya. Sumagot si Aksa, hihingi po sana ako ng pabor sa inyo. Gusto po sanang bigyan niyo ako ng lupaing may mga bukal, dahil ang lupaing ibinigay niyo sa akin sa Negev ay walang bukal. Kaya ibinigay sa kanya ni Caleb ang lugar na may mga bukal, sa itaas at sa ibaba ng Negev. Ang mga lungsod ng Huda. Ito ang mga lungsod na natanggap ng lahi ni Huda na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang mga bayan sa timog sa pinakadulo ng Negev malapit sa hangganan ng Edom, Kabzeel, Eder, Jagur, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Azor, Itnan, Zif, Telem, Beyalot, Azor Hadata, Kiryot Hezron na siyang Hazor, Amam, Shema, Molada, Hazargada, Heshmon, Bet Pelet, Hazar Shual, Be'er Sheba, Bizyotia, Baala, Iim, Ezem, El Tolad, Kesil, Horma, Ziklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Shilhim, Ayin at Rimon, 29 na bayan lahat, kasama ang mga bayan at mga baryo sa paligid nito.
ang mga bayan sa Kaburulan sa Kanluran, Estahol, Zora, Ashna, Zanoa, Enganim, Tapua, Enam, Harmut, Adulam, Soko, Azeka, Shaarayim, Aditain, Gedera o Gederotain. 14 na bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Kasama rin ang Zenan, Hadasha, Migdalgad, Dilyad, Mizpa, Jokteel, Lakish, Boskat, Eglon, Kabon, Lamas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagon, Naama at Makeda. 16 na bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Kasama pa ang Libna, Eter, Ashyan, Ifta, Ashna, Nezib, Keila, Akzib at Maresha. 9 na bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ganoon din ang Ekron at ang mga bayan at baryo sa paligid nito. At ang lahat ng bayan at mga baryo na malapit sa Ashdod mula sa Ekron papunta sa dagat ng Mediteraneo. Ang Ashdod at Gaza kasama ang mga bayan nito at mga baryo hanggang sa lambak ng Ehipto at sa baybay ng dagat ng Mediteraneo. Ang mga bayan sa kabundukan, Shamir, Hatir, Soko, Dana, Kiryatsana na siyang Debir, Anab, Estemo, Anim, Goshen, Holon at Gilo. 11 bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ganoon din ang Arab, Duma, Eshyan, Janin, Bet-Tapua, Afek, Humta, Kiryat Aba na siyang Hebron, at Sior. 9 bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Kabilang din ang Maon, Carmel, Sif, Huta, Jezreel, Jokdeam, Zanoa, Cain, Gibeah at Timna. 10 bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ganoon din ang Halhul, Bet-Zur at Gedor, Maarat, Bet-Anot at Eltekon. 6 na bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ang Kiryat Baal na siyang Kiryat Jearim at ang Raba. 2 bayan kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ang mga bayan sa Ilang, Bet Araba, Midin, Sikaka, Nibshan, ang bayan ng Asin at ang Engedi. 6 na bayan kasama ang mga baryo sa paligid nito. Pero hindi mapaalis ng lahi ng Huda ang mga Jebuseo na nakatira sa Jerusalem. Kaya hanggang ngayon, doon pa sila nakatira kasama ng mga mamamayan ng Huda.